Ayan, ito ngayon guys ang ating video, no? Ang pag-ayos nitong Canon na IP2770. So ang problema nito ay blinking ng orange, ano? Patuloy lang siya kahit patayin mo at i-power on muli, ganyan ang lalabas sa kanya, no? Blinking. So yan po ay paper jam. Nangyayari yan kapag may na-stack na papel dito sa kanyang lagayan ng papel, ano po? O kaya may sumingit dyan na something na nagpa-detect sa kanyang sensor upang maganyan siya. So, ang unang ginagawa ko sa ganyan, tinitingnan ko kung may naipit ba na papel dito. So, pag may na-stack kasi na papel dyan, mag-paper jam yan. Pero ito, this time, wala siyang na-stack na papel. So, ang problema niyan is yung pinakang sensor niya na nandito sa loob. So, ito, kailangan natin itong baklasin. Meron lang siyang apat na tornilyo. Dito, at saka dito. So, apat lang na tornilyo yung ating tatanggalin dyan and makikita na natin yung looban. And sometimes din, oh, pagka may nahulog sa natawag dito yung mga agay-ay mula sa ating kisame, pagka naiwan natin itong bukas, so, ang chance is pwedeng mahulugan dito at ma-stack dito sa pinakang lagayan niya ng papel. So, pwede rin po siyang maganyan na paper jam. So, pauli-uli lang po yan na ganyan. So, pagka ganyan na wala pong naka-stack ng papel o dumi na sumingit, so, ang kinakailangan niyang natin is meron na tayo nitong sensor. So, ito po ay nabili ko sa Shopee sa halagang kulang na 400. Ito po ay bago daw, sabi dun sa shop na binilhan ko. And meron din naman itong mga second hand lang. So, ito yung pinili kong bago na para sigurado. Kasi sometimes sa second hand, baka hindi na rin gumagana yung sensor na mabili ko. Kaya para sigurado, ito na yung aking bibili. Itong bago na sensor na ilalagay ko dito sa IP2770 na Canon printer na gamit namin dito sa bahay, na siya ay blinking ng kulay orange or palagi na lang siyang paper jam kahit wala namang nakasingit na papel na na-stack sa kanyang lagayan. Ano? Eto mga lods, tingnan muna natin kung brand new ba talaga itong nabili ko na sensor para dito sa IP2770 na ito sa online. So, ito ay less than na 400 kasama yung shipping. So, tingnan natin. Ayan, inilagay niya sa lagayan ng packaging tape, no? So, ito po yung sensor. Bali, dalawa pala yung kanyang isinama, no? Ito yung sensor at saka yung isang set na pala to. At bago nga talaga ng walang sign of usage. Napakalinis pa niya, no? Ayan. So ito po yung sensor mismo para sa paper jam. And ito naman yung isa, hindi ko alam kung anong tawag dito. So papalitan ko na rin siya nito para sure na talagang mag-working. So sa una, ito lang muna yung aking papalitan, itong sensor. Kasi baka hindi pa naman damage yung ganito niyang cable para lang natin malaman kung magbi-blinking pa rin itong printer na to after kung mapalitan itong bago na sensor. So, ilalapit ko po sa camera para mas closer. Ano po? Ayan po yung sensor. Ayan. So may kasama rin po siyang ganito. So ito naman ang ating bubuksan ngayon. Itong printer na to. So, apat lang ang kanyang lagayan ng tornilyo. So, tanggalin ko muna yung power, baka tayo mag-ground. Ayan. So, kailangan lang natin ng Phillips screw. Mas maganda magamit yun na Phillips screw is yung magnetic. Ito kasing sa akin, walang magnet, kaya meron akong ganito. Ito yung may magnet. Ayan. Ayan, dito. So, madali lang siyang baklasin. Ayan, ganyan lang. Ayan. Ayan siya. Ayan, so nabaklas mo natin. So, ayan siya, no? Wala siyang stack na papel dito. Para mag, ano siya tawag doon, mag-paper jam. So, ang problema na nga nito is talagang itong sensor. So, ito po yung kanyang sensor. Madali lang yan tanggalin. Push lang natin na ganyan yan. Ayan. So, medyo mahirap lang magtanggal kasi isang kamay lang yung gamit ko at ako rin yung nag-video. Ayan. Tapos,
Andi dito yung kanyang connector, ano? Ayan. So, tatanggalin lang doon. And tatanggalin din dito. So, ayun. Meron siyang another na tornilyo. So, kakalagayin lang natin yan. Ayan. Natanggal ko na. So, ito po yung sensor, ano? So, ito yung tinanggal natin na sensor. Ayan. Ito naman yung ating ipapalit na sensor. Ayan siya. So, brand new po siya. Ayan. So, ito po yung dati niya, ano? Ito. Ayan, nakadikit yung kanyang pinakang kable. So, ito ngayon yung ating i-replace, no? Pampalit natin. Ayan. So, itatakid natin yan. Ito guys, tatakid na natin itong sensor, ano? Nag-passes muna ako kay Natalia para lang maitakid ko kagad. Dapat talaga dalawang kamay yung gagamitin. Ayan siya. So, ilalagay naman natin itong isa pa. So, dito sisingit lang natin yan. Push lang natin to. Ayan, sakto lang talaga yung nabili ko din. So, lagay natin dito para hindi siya maipit ng cover niya pagka ibinalik ko. So, ayan. And then, ito syempre, ilatakid din natin. Hindi ko natakid ng maayos pala to. Yun. Suwak na suwak na. So, dito rin siya. So, hindi kayo mamamali, no, ng pagtakid kasi hindi talagang sakto lang yung pagtatakiran, hindi siya makakalag. Ayan. So ngayon, subukan natin kung ito ay na-fix na ba yung kanyang paper jump. So, lalagay natin itong power. Ayan. And ipa-power on natin. Itakid ko na muna itong cover. Ayan. Ayan siya. So ayun. Hindi na blinking yung sa paper jam niya. So, patayin uli natin. Ayan. And power on. Tingnan natin kung magpe-paper jam. Hindi pa yan nakatornilyo po yung kanyang cover. Ano? Testing pa lang. Kasi pag yan ay ganun pa rin, papalitan ko rin itong isang kable. Baka may putol na rin. Ayun. Wala na yung kanyang paper jam. Ayan, subukan na nating mag-print upang matesting natin kung na-fix na ba talaga itong Canon na ito na IP2770. So, ito na lang sa module ng anak ko, ang aking ipiprint. Isang points lang kasi testing lang naman. Ayan, so wala na yung blinking niya, no? Alright, testingin na nating mag-print. So, ito, page 2 lang para may photo. Ayan. Tingnan natin. Kung hindi siya mag-paper jam kapag habang nag-print. Kasi yung nauna, kahit hindi siya nag-blinking ng paper jam, pag nag-print ako, mga middle, biglang mag-paper jam yun ang display. Hanggang sa naging tuluyan nga siya, blinking na lang. So this time, napalitan ko na siya ng sensor. Tingnan natin kung okay siya at hindi siya magaganon. So ilalagay ko nga pala mga loads ang link ng store na pinagbilhan ko nitong sensor. Para hindi na kayo mahirapan pang maghanap sa online store, ilalagay ko sa description ng video na to. Ayan, restart na siya ng printing. So, naka-best po yung aking printing. Medyo may guhit na kasi yung aking black na ink. Kailangan palitan na rin siguro yung cartridge niya. Kasi refill lang po itong ink na ginagamit ko dito. So, ito po yung aking piniprint nga pala. Pakita natin sa screen na monitor. Yung page 2 ang aking piniprint. Yan po yung aking piniprint. So, ayan. So, hindi pa naman siya nagbi-blinking ng orange. Kasi yung dati habang nagbi-print ng ganyan, hindi pa tapos magbi-paper jam siya. Magbi-blink ng orange. So, tingnan natin kung talagang matatapos niya itong print itong isang page na to nang hindi siya nag-paper jam. Itayin natin. Ayan. Halos matapos na yung printing, no? Hindi pa rin nagbi-blinking yung orange. So, mukhang na-fix nga talaga dun sa sensor na yun. Brand new nga pala yung sensor na yun na binili ko, ano? Dun sa store, mayroon din second hand. Ayan. So, ito na po yung na-print. So, lalagyan natin ng ilaw. Kasi madilim dito sa room. Ayan po. So, ayan yung printing ng black. Ayan naman yung printing ng colored. So, napakaganda ng printing niya ng colored, no? So, ito nga pala, ilalagay ko rin yung store ng
ink na ginamit kong pang refill dito sa aking Canon. So, ilalagay ko po sa description. And balikan natin itong printer. Kasi dati dun sa sensor niya, pagkatapos ng printing niya ng isang page, pag hindi siya na lumabas yung blinking ng middle ng printing, pagkatapos ng pag-print ng isang page, lalabas yung blinking. So, ito po, hindi siya nag-blinking. So, meaning, na-fix talaga nung sensor na yun. So, yan po yung model ng printer ko, IP2770 na Canon. So, ilalagay ko guys sa description ng video na to ang link ng store kung saan ko nabili.